Eksena na naman ang Good News Hidden Camera, and this time, kasabot namin ang isang nagpapanik na ina. Dahil ang kanyang anak ay kunwari nawawala. May tutulong kaya sa kanya? Mamaya na lang. Excuse me po, saan po ba yung sama? Kaya lang, saan dito? Sige po, maraming salamat ha. Sige po. Ayon sa police report noong April 2013, tumaas ang bilang ng mga nawawalang bata sa National Capital Region o NCR na may edad na 7 to 11 years old. At isa sa mga itinuturong dahilan nito ay ang kidnapping. Sa modus na tinatawag na sadise, may manlilito sa kasama ng bata sa pamamagitan ng pagtatanong habang ang kasama nito unti-unti nang kinukuha ang bata. Pero bago magpanik, paalala ng ating kapulisan, mahalagang siguraduhin muna kung ang bata ay nakidnap o nawawala lamang. So pag sinabi natin kidnapping, merong ransom money involved, merong nagdi-demand. Ngayon, meron din naman na missing lang na purely na, halimbawa, namamalengke yung nanay, medyo nalingap lang siya. Yung anak niya, siyempre, natural sa mga minor de edad, sa mga kabataan or yung mga bulilit na patakbuyan kung may makita sila na something. Para alamin ang diskarte ng mga magulang kapag naharap sa ganitong sitwasyon, isang social experiment ang aming isinagawa. Dito sa isang lugar sa Maynila kung saan may malapit na police station, ipinuwesto namin si Mami Lorena na kunwaring nawawala ng anak. Ano kaya ang magiging aksyon ng mga mami sa paligid niya? Si Mami, bigay todo sa pag-iyak. Ngunit hindi naging mabilis ang pagpansin sa kanya. Ilang saglit pa, nilapitan niya itong babaeng naka-blue. Pwede po ba humingin ng tulong? Kasi yung anak ko kanina pa nawawala eh. Nagpunta lang po kami dito kasi masisipan po kami nito. Matapos ang ilang sandaling paghahanap, nilapitan na nila ang pulis. Maisip ko kasi na kung sa akin mangyari, kasi may anak din ako, parang ang hirap nun. Ayun, kaya parang inano ko na rin sa sarili ko na kung sakaling sa akin mangyari yun, syempre, alam ko, gagawin din ng ibang tao. Ito naman ang naging reaksyon ng pangalawang prospect na nilapitan ni Mami. Oh, ate, pwede bang magpatulong? Kasi nawawala yung anak ko eh. 10 taon, kasi sinama ko lang dito na wala na kanina. Doon po, may tulis po. Saan natin? Ang babaeng ito hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Inilapit na agad si Mami sa isang pulis. Kailangan ko siyang tulungan, so naghanap kami ng pulis. Noona, nagalit ako sa mga pulis kasi ayaw kami i-approach. Sabi ko, bakit ganon? Tapos yun, dito, dito na lang daw. Kaya nagsunta kami dito. Kung wais sa mga mami na nakilala namin sa Maynila, ano naman kaya ang gagawin ng mga babae rito sa isang park sa Quezon City? Ang challenge kasi, malayo ito sa police station. Dito sa playground, linapitan ni Mami itong dalawang babae nagbabantay ng bata. Kamila pa eh, paikot-ikot na nga ako dito, hindi ko makita eh. Ngayon lang? Kanina pa nga eh, nahanap ko. Hindi ngayon lang din po. Baka nandyan lang. Samahan mo naman ako, di ba? Parang nangihina na. Kampung taon, hindi naman po kami taga rito eh. Kasam po po. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, dinala nila si Mami sa security guard. Sa isip ko na pupunta na lang kami sa gwardiya kasi hindi ko kaya matulungan siya kung ako lang mag-isa. Sa huling subok ni Mami, bumalik siyang may kasamang isang lalaki na sinundan ng mag-ina. Tumungo sila sa isang establishmento para maghanap din ng gwardiya. Hello po. Tinawag niya, maghanap tayo diyan ng sa gwardiya. Dito tayo sa gwardiya para hanapin natin yung anak mo, sabi ko. Sa aming social experiment na isinagawa, aming napatunayan ang kaalaman at ang pagiging alerto ng ating mga mami pagdating sa ganitong sitwasyon. Yan ay ang maagap na paglapit sa kinauukulan tulad ng pulis at ng gwardiya.
Pero bukod sa kanila, meron pang pwedeng puntahan. Meron namang ano yan eh, yung tinatawag natin na POS, yung information booth sa mga parke. Yun yung una nating puntahan kasi for sure yan yung unang makakatulong sa atin. Ito ang booth kung saan may speaker na maririnig sa buong parke. Aalertuhin ito ang mga gwardiya na harangin ang pinakamalalapit na entry at exit points na pinangyarihan ng pagkawala. Para naman maiwasan ang ganitong sitwasyon, ito ang payo na eksperto. Ang pwede natin gawin as a parents, bago umalis ng bahay yung anak natin, yun nga, yung open communication with our children, inform natin sa kanila yung do's and don'ts na may mga tao ngayon na oportunista na lalapit sa'yo just to offer something. So you try to say no. Kung hindi mo rin lang naman kilala. Isiguro ring memoryado ng inyong anak ang basic information tulad ng pangalan nyo, address at telephone number. Kung sakali namang hindi pa kaya ng bata ang mag-memorize, pwede silang sabitan o bulsahan ng card na naglalaman ng impormasyong ito. Ngunit ang pinaka-importante sa lahat. The best thing to do is hawakan mo yung anak mo. Kahit ano pa yung ginagawa mo, ano yung pinipili mo, at least alam mo na yung anak mo, hawak-hawak mo. Yun yung pinaka-basic eh, di ba? Sa panahon ngayon, talaga namang dapat maging doble alisto tungkol sa kaligtasan ng ating mga anak, lalo na sa mga pampublikong lugar. Tandaan sila ang pinakamahalaga nating kayamanan. At tayo ang natasang tagapag-ingat nila.